Maituturing na isang paraiso, ang Negros Oriental ay tahanan ng maraming mga tourist destinations dahilan upang mahumaling ang maraming mga estranghero mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng mga angking ganda at hiwaga ng lalawigan ay nakakubli ang nakabibiging mga panaghoy na humihingi ng hustisya. Noon pa mang dekada 80, makailang beses nang naharap ang Negros Oriental at karating nitong lalawigan sa madidilim na yugto. Saksi ang buong mundo sa libo-libong kabataang negrensing biktima ng malnutrisyon at matinding gutom. Nagsilang ito ng malawakang rebelyon at kaliwat ka ng operasyon laban sa mga rebelde dahilan upang lalo pang masadlak sa kahirapan ang isla. Unti-unti mang nakaalpa sa sumpa ng kahirapan ng Negros, hindi maikakailang patuloy pa rin ang pagdanak sa dugo. Kung ang parehong lalawigan ay iniinda pa rin ang pasakit na hatid ng insurensiya, ibang kaso naman ang gumagambala sa katahimikan ng Negros Oriental. Dahil sa pagkakataong ito, maraming inosenteng buhay ang kamakailay inagaw at nalalagay sa kapahamakan sa mga kadahilanang mga biktima lamang ang makakapagbigay ng tiyak na kasagutan. Upang alamin ang tunay na sitwasyon doon, mula Maynila, tinungo na Magandang Gabi Pilipinas ang Negros Oriental. Sa mata ng marami, simple at tahimik na buhay ang mababaka sa lalawigang ito. Katunayan, ang kabisera nitong Dumaguete City, tinanghal na best place to retire ng isang sikat na international magazine. Gaya ng iba pang lugar sa bansa, hindi pa rin nakaligtas ang syudad mula sa krimeng kumitil sa maraming mga pangarap. Kahit na umabot man ako, isang dalagang puno ng ambisyon sa buhay, ganito ilarawan si Anne Rose Bernadette Neri ng kanyang pamilya. Taglay ang nakakabighaning ganda, matagumpay niyang nasungkit ang corona ng Miss Dumaguete noong 2007. Nakikita na natin ang ano niya eh, yung mga talent niya. Tapos baka sa balang araw, mayroon pa siyang makukuha. Dagdag pa ni Nanay Rolinda, dahil sa angking ganda at talento ng kanyang anak, kabi-kabila ang mga dinadaluhan nitong events at mga patimpalak. Dahil dito, naging lapitin din siya sa maraming manliligaw. Ngunit 3 taon ang nakalipas mula ng tanghaling Miss Dumaguete, isang kagimbal-gimbal na krimen ang tumapo sa buhay ng dalaga. February 13, 2010, pasado alas 11 ng gabi, kasama ng ilang kaibigan, abala noon sa pagtitrain si Anne Rose sa mga kandidata ng isang contest sa Quezon Park, nang walang habas itong pinagbabari ng isang gunman. Agad na isinugod sa kalapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Ayon sa ina nito, bago pa man maganap ang krimen, makailang beses nang nakatatanggap ng death threats ang kanyang anak. Maybe sa silos, gano'n, baka nainggit sila. Pag may pangarap silang gustong aangkinin nila lahat-lahat sa mundo, eh siyempre, easy lang ang pagpatay. Pero kailangan yung kaluluwa niya, kailangan siya magpatawad muna sa Panginoon bago ako patawad sa kanya. Base sa ulat ng pulisya, kinilala ang suspect na si Joselito Dairo na sinasabing membro ng isang gun for hire group. Itinanggi naman ito ang akusasyon laban sa kanya. Magandang gabi, Pilipinas!